umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ganon din sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay araw ng Biyernes dito sa Amerika, sa San Francisco Bay Area. Ang oras ngayon ay 5:31 ng umaga. Ang una kong pipick upin ngayon ay sa San Bruno. At ako'y doon muna mag-i-standby sa San Bruno BART station dahil 6:15 pa yung pick up ko sa kanya. Kaya doon na lang muna ako mag-i-standby at titingnan ko kung anong pwede kong gawin na video habang ako ay nakapag-standby for almost 30 minutes. Kaya mas marami pa akong magagawang video sa 30 minutes na yon. So tingnan natin. Dito ako ngayon pumapasok sa 380 to 280. Pero mag-i-exit ako dyan sa El Camino Real. Madilim na talaga ngayon ang alas 5:30 eh. Dati-rati alas 5:30 maliwanag na eh. Kaya malapit na siguro kami mag-change ng oras. Maybe early next month siguro, September. Dahil ano na ngayon, 26. So ilang araw na lang matatapos na yung August. So malamang baka by September siguro mag-change na kami ng oras dito. So mag-i-exit ako dito sa El Camino Real. Kakanan ako dyan sa El Camino Real. Ito San Bruno ito. Kanina doon ako nang galing sa terminal ng South San Francisco sa likod ng San International Airport cargo terminal. Kasi nandun yung mga sasakyan na nakaparada para sa mga paratransit vehicles. Kaya araw-araw doon ako nagre-report. Ngayon, dadaanan ko lang itong Tamfuran dahil marami na ako mga videos dito sa Tamfuran. Diretso na ako ng BART station sa San Bruno at doon na ako mag-i-standby. Tingnan natin kung anong papasok sa utak ko ngayon, kung anong mga pwede kong ma-comment or mga opinion ko with regards to politics. Ewan ko na nahiligan ko ngayon yung politics. Dati-rati wala naman akong kahilig-hilig sa politics. Pero dahil nalaman ko dito yung mga maruming laro ng politika rito sa Amerika, kaya doon ako nagkaka-interest about politics. Grabe talaga, I don't know. Matagal na pala talaga itong Amerika na nahawakan ng mga globalista. Kasi nagtataka ako, bakit yung Washington DC hindi part ng United States of America? Ang City of London hindi rin part ng London. Tapos yung Vatican hindi rin part ng Roma. So sinong may-aari yung mga
ano na yon, yung mga tatlong binabanggit ko. Di ba nakapagtataka? Ngayon, na-realize ko na dito sa dollar, mayroon akong nakikita dito sa dollar natin. O dito sa dollar, yung pera ng Amerika na dollar. Mayroon siyang parang pyramid. Tapos may isang mata doon sa inside the pyramid. Tapos may nakalagay doon. Ang ibig palang sabihin nun sa baba, nakalimutan ko ano yung salita na yon. Ang ibig palang sabihin nun ay New World Order. So, sa base sa mga nare-research ko sa internet, na yung New World Order, yun yung agenda ng mga globalista. So in other words, nung kin-create nila itong pera na ito, nung panahon na yon, talagang mayroon na silang balak talaga na to create a one world government. Kaya nila nilagay yung ano na yon. Kaya mayroon silang tatlong branches of power. Ano yun? Yung Washington DC, na-control nila yung military. Kasi dahil sa Pentagon. Nandun yung Pentagon sa Washington DC. So, kontrolado nila ang military ng Amerika. Remember, Amerika is the most powerful military in the world. Tapos, yung City of London, yun yung nagpapatakbo ng financial or transactions sa buong mundo. Yung City of London. Tapos, yung Vatican, yun ang depository ng kayamanan ng buong mundo. So sa madaling salita, nahawakan ng globalista yung tatlo. Kaya pala, silang nagmamayari niyang tatlong binabanggit kong lugar. Washington DC, City of London, at saka yung Vatican. Kaya sa tingin ko nga, itong Amerika, matagal nang nakuha ng mga globalista. Kaya lahat ng mga politiko rito sa Amerika na ano nila, yung bang nasuhulan. Eh ang mahirap pala dito, pag pumasok ka sa ganung mga deal, hindi ka na pwedeng umatras. Kasi pag umatras ka at tinalikuran mo sila, either i-assassinate ka nila, talagang marami silang pwedeng gawin sa'yo na ma-eliminate ka dito sa mundong na ito. Marami paraan. Pwede kang kunwari na disgrasya, either sa aeroplano, sa sasakyan, kung ano man yung gusto nilang gawin. Pwede ka nilang lasunin. Pwede ka nil... Kaya nga dito, usong-uso dito ang assassination. Kaya sabi ko, wow, grabe pala itong Amerika. Ang akala kong Amerika, napakalinis na bansa. Yung pala, napakadumi pala ang Amerika talaga pagdating sa politika. Kaya na-realize ko, kaya pala ang Pilipinas, napaka-corrupt. Akala ko, ang pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo, ang Pilipinas. Yung pala, na-realize ko, ito palang bansang Amerika ang pinaka-corrupt sa buong mundo. Dahil nga, ang nagpapatakbo ng gobyerno dito ay ang global elite. Yung mga tinatawag nilang deep state, kasi ito yung mga ina-appoint ng mga past presidents na hanggang ngayon nandyan pa rin sa gobyerno. Kasi ang mga presidente, come and go yan eh. May mga term limit sila, 8 years lang or 4 years. Pero yung mga taong ina-appoint nila, hanggang ngayon nandyan dyan. Yun pala ang tinatawag nilang deep state. Yun yung nagpapatakbo ng gobyerno. Now ngayon, itong mga presidente na napipili sa Amerika ay kontrolado ng mga globalista. Kumbaga sa ano, in the bag na sila. Kaya pag na-compromise ka, let's say, pumayag ka na suhulan nila, kasi ang ganda kasi ng offer ng mga globalista eh. Pag pumayag ka sa gusto nila, lahat ng kayamanan ibigay nila sa'yo. Talagang yayaman ka. Pero ang kondisyon dyan, pag umatras ka, patay ka.
Yun ang ano dyan. Kaya pag na-compromise ka, wala ka nang magagawa, hindi ka na maka-atras eh. Kaya kung kahit anong ipapagawa sa iyo ng mga globalista, mapipilitan ka talagang gawin, or else wala ka, i-eliminate ka nila. Kaya yun ang napapansin ko ngayon, especially itong mga Democrats. Sa tingin ko, itong Democrats, matagal na itong nakuha ng mga globalista. Now, itong Republican, sa tingin ko, nakuha lang ito sa panahon ni Bush, yung matandang Bush. Kasi nabuking si Bush nung time na yun, yung matandang Bush. Kasi mayroon siyang isang speech na nabanggit niya yung New World Order. Tapos ngayon, tinira siya doon. Na kasi yung New World Order nga ay ano ng globalista, pero dininay niya kasi daw ano lang yon, yung parang conspiracy theorist. Pero lumabas na totoo na pala yung sinabi niya. Sa madaling salita, sa tingin ko, nakuha ng globalista ang Republican Party simula nung na-presidente si George H.W. Bush. Kaya simula noon hanggang ngayon, except kay President Trump, lahat ng presidente, ma-Republican man or ma-Democrat man, hawak ng globalista. Kaya nung mga time na yon, nung tumakbo na si President Trump against Hillary Clinton, ang akala ng globalista, kanila na ang Amerika. Dahil pinagtatawanan nga nila si President Trump nung time na yon. Kasi si President Trump wala talagang experience sa politics. Kasi negosyante siya eh. So ngayon nung nag-announce siya na tatakbo bilang presidente, pinagtatawanan siya ng mga Democrats. Tapos kahit sa mga Republican, talagang tinitira siya. Pero nung nakita nila na ang lakas ni President Trump sa tao, talagang ano eh, kasi alam mo naman ang bunganga ni President Trump, walang pigil. Basta't kung anong sasabihin niya, sinasabi niya. Ngayon nagustuhan siya ng mga tao sa Amerika. Yung kumbaga sa ano, yung mga karamihan ng ang ano kasi, karamihan sa mga Republican, mga conservative. Kasi dito sa Amerika, dalawang klase ang tao rito, either conservative ka or liberal ka. Pag sinabing liberal, ano ka, yung wala kang takot sa Diyos, wala kang, kumbaga sa ano, ayaw nilang pakialaman ka. Kaya liberal eh. Gusto nila kung anong gusto nilang gawin, huwag mo silang pakialaman. Kahit maghuhubad sila, hindi mo sila pwedeng pakialaman. Kaya nga, ano sila eh, tawag nito. Ang conservative iba, kasi ang conservative, God-fearing. So yun yung Republican Party. Ang Democrat is a liberal yung ideology, ganon. So ngayon, sa tingin ko nga, balikan natin yung nangyari sa Republican Party na nakuha sila nung na-presidente si George H.W. Bush. Doon nag-umpisa na kahit sinong mananalo, ma-Republican man or Democrat man na presidente, manok ng globalista. Kaya nabulabog sila nung nakapasok si President Trump. Kaya nga biro mo, pag-announce pa lang ng pag-announce ni President Trump na tatakbo siya ng presidente, inispiyahan na siya kaagad. Although pinagtatawanan na nila na hindi manonominate, pero nung nakita nila na bawat rally ni President Trump, talagang grabe, punong-puno yung mga stadium na ano niya, yung mga rally niya. Kaya na-alarma ngayon yung mga Democrat at saka yung mga globalista. Kaya sabi nila na hindi natin pwedeng anuhin itong taong ito, kasi pag nakapasok ito, dahil outsider ito, patay tayo. Malalaman niya kung anong mga kabalastugan ang ginawa natin dito. Dahil ang presidente lang pala ang may access sa lahat ng archives. Pag sinabing archives, ano yun? Yung mga records yan or documents sa mga past presidents.
So, doon sila takot na takot na pag nakapasok itong si President Trump, malalaman lahat ni President Trump kung ano ang mga kabalastugan na ginagawa ng mga past presidents. Kaya talagang ano siya, inispiyahan talaga siya noong 2016. Pero nung na-nominate na siya as Republican presidential, doon na sila talagang ano na sila, parang takot na sila nung time na yon, dahil pag na-nominate ka, ikaw na talaga ang ano eh, ikaw na talaga ang ibabangga ng Democrat sa pagka-presidente. So, ngayon, di siya na ang nominee, no? Kaya alam naman ng mga Democrat na ang kanilang nominee din ay si Hillary Clinton. Ngayon, talagang hindi talaga tinantanan si President Trump at that time na ispiyahan. Talagang inispiyahan siya. Pero nanalo pa rin siya. Doon sila ngayon takot na takot kasi presidente na siya eh. Di ba? Kaya ang ginawa nila para matanggal talaga nila sa pwesto si President Trump, pinaimbestigahan nila kaagad sa ano, nung pag-upo ng pag-upo ni President Trump as president, pinaimbestigahan nila kaagad ng FBI, DOJ, kasi hawak nila lahat eh. Hawak nila ang FBI, hawak nila ang DOJ, hawak nila ang deep state, hawak nila ang media, lahat hawak nila. Kaya kaya nilang gawin yung mga gusto nilang gawin. So, pinaimbestigahan sila na daw si President Trump daw nakipagsabwatan sa Russia, kaya siya nanalo sa pagka-presidente noong 2016. Kaya pinaimbestigahan siya ng Mueller investigation. Kasi ang objective nila na mapatanggal nila si President Trump as president. Pero nag-fade sila doon. Dahil lumabas after almost 3 years na investigation sa presidency niya, biro mo, 4 years lang yung terms niya, almost 3 years yung inimbestigahan. Talagang hinaras siya ng hinaras para hindi niya magawa lahat ng gusto niyang gawin. Pero in spite of that, nagawa pa rin niya yung mga sinasabi niya nung eleksyon na gagawin niya. In fact, nasubrahan pa nga niya yung mga promises niya. Kaya meron siyang slogan, promises made, promises kept. Kaya doon sila na ano ngayon, na pag walang resulta yung Mueller investigation na hindi nila mapapatanggal si Trump sa pagka-presidente, talagang tagilid sila talaga. Eh nangyari nga, walang ebidensya ang Mueller investigation na may sabuatan si President Trump sa Russia. Tapos lumabas ngayon si Hillary Clinton pala ang may sabuatan sa Russia. So doon pa lang dapat tapos na ang kaso. Dapat kasuhan na doon si Hillary Clinton. Pero dahil nga manok nila, walang nangyayari kay Hillary Clinton. Di ang next na ginawa nila, dahil nag-fail sila sa first try nila, pina-impeach nila si President Trump nung panahon na nanalo yung bagong presidente ng Ukraine. Tinawagan ni President Trump para i-congratulate. So, ngayon, totoo yung may binanggit si President Trump about Biden, ano? Sabi lang naman niya, you know, Mr. President, I heard that the Biden family has corrupted your Justice Department, sabi ni Trump doon sa bagong presidente, no? So, if you don't mind, if you can investigate it, how true it is, sabi niya. So, eh, nung time na yon, nag-declare na si Biden na tatakbo ng presidente. So anong ginawa ng mga Democrat? Tinira siya doon. Dahil daw, political harassment yung ginawa niya. So pina-impeach siya. So ngayon sabi ni Trump, anong wala naman akong kasalanan sa ginawa ko, nakipag-congratulate lang naman ako sa bagong presidente ng Ukraine. Hindi alam ng mga Democrat na i-release ni President Trump yung transcript ng conversation niya sa presidente ng Ukraine. So, napahiya sila ngayon. Kasi doon sa transcript, wala naman siyang ginawang kasalanan doon. Wala naman siyang violation doon.
dahil kinukongratulate lang naman niya at saka nakikiano lang naman siya doon sa presidente ng Ukraine na yun nga naririnig niya na mayroong involvement ang family ni Biden yung Biden family with regards sa pakikialam ng mga Biden na family doon sa investigation niya sa Justice Department. Kasi mayroon kasing video lumabas na nagyayabang itong si Biden na pag hindi daw nila tanggalin yung prosecutor na nag-investigate sa anak niya or whatever, itong si Hunter Biden, hindi nila ibibigay yung aid sa Ukraine. Yun, may ano yun eh, mayroong video yan eh. So hindi nila pwedeng i-deny na hindi sinabi ni Biden yon. So komo nga kanila nga yung media pinagtatakpan si Biden sa media. Eh kanila hate media eh, kanilang BIR, kanilang FBI, tapos kanila Department of Justice. So luto talaga, lutong Macau na ano, kaya walang nangyayari sa kanila. Di ngayon, pina-impeach nga nila si Trump. Pero anong nangyari? Hindi nila na-impeach. Na-acquit si President Trump. Ngayon, di second failure yun, ano? Eh, nung time na yon, malapit na ang 2020 election. So, ang sunod na ginawa nila, kasi sabi nila, naku, delikado tayo rito. Pag hindi natin ito matanggal, itong taong ito, tayo ang delikado. Yun ang naisip nila. So, nagpalaba sila ngayon ng COVID-19. So, itong COVID-19, parang flu lang ito. Pero, kumo nga, mayroon silang agenda na dalawa actually agenda nila eh. Kasi alam nila na si President Trump ay negosyante. So, alam nila na pag ipanalabas nila itong COVID-19 na pandemic, sigurado gagawa siya ng solusyon para magkaroon ng vaccine. Yun ang nasa isip nila eh. Kasi negosyante eh. Alam mo ang mga negosyante, nag-iisip kaagad yan ng solusyon sa mga problema. Di nakita nila, okay, gagamitin natin itong COVID-19 na tool para, number one, kikita tayo yung mga big pharma dahil sa vaccine. Number two, pwede nating patumbahin dito si President Trump. Why? Kasi i-spread nila yung fear. Kasi sabi ko nga eh, ang COVID-19 is just like a flu-like symptoms. Hindi nga nila dineclare na pandemic ang flu, na ang daming namamatay sa flu. Tapos ngayon, ito parang flu lang din. Tapos ngayon dineclare nilang pandemic. Bakit? Kasi gusto nilang gamitin ito pang pantakot sa tao. Now, ang dapat nasa objective nila, takutin lang nila yung mga Amerika, yung mga butante dito sa Amerika para hindi boboto in person. Pero kumo ang objective din nila ay para kumita ng pera, pati na sa buong mundo, tinakot na nila. Kaya dineclare nilang pandemic ang COVID-19. Di ngayon, di lumabas yata yung COVID-19 early ng January of 2020. Di itong si Fauci, part ng administrasyon ni President Trump. No, ngayon, sabi ni Fauci, Mr. President, may virus na lumabas galing sa Wuhan. Kung wala kang gagawin dito, deadly ito, Mr. President. Kung wala kang gagawin, 3 milyon na Amerika, ang mga tao dito sa Amerika ang mamamatay. Di sabi ni President Trump, okay, so kung galing yan sa China, sabi niya, kailangan ipahinto natin yung flow ng mga Chinese galing sa China papuntang Amerika. Tapos kasi nabalitaan na rin na mayroon na rin doon sa Europe na insidente about sa COVID-19, pina-stop din niya na i-close din ang border galing sa Europe papuntang Amerika.
Ano sinabi ni Fauci? Sabi niya, no, Mr. President, there is no need. There is no need to, ano, to close the border, sabi niya. Tapos, sabi ni President Trump, okay, kung sabi mo 3 million ang mamamatay, kung wala kong gagawin, sabi niya, I will issue an executive order with regards to Operation Warp Speed. Ibig sabihin, pwede niyang kausapin yung mga big pharma at talagang binabudgetan talaga niya para aksyonan agad ng mga big pharma na gagawa kaagad ng COVID-19 vaccine. Alam mo naman na itong mga big pharma, pagdating sa pera, mukhang mga pera yan eh. So, nung nalaman nila na babudgetan sila ni President Trump ng pera paggawa ng vaccine, talagang inaksyonan nila agad. So, sabi ni President Trump, by December of 2020, magkaroon tayo ng vaccine. Di, nakita na eh Fauci yun, no? Sabi ni Fauci, okay, tama itong sinasabi natin na talagang gagawa ng solusyon yan sa problema sa COVID-19. Ngayon, di, nag-ano pa si, si Fauci, sinabi pa ni Fauci na itong ano, Mr. President, hindi naman nakailangan na ano na magmamask ang tao, sabi niya, kasi hindi naman ang unang-una itong mask, hindi naman, wala namang scientific evidence na nagpo-protect sa virus ang mask, kaya hindi natin kailangan i-mandate ang mask. Tapos bumaliktad, kasi siguro sinasabihan siguro siya ng handlers niya, alam mo itong si Fauci, bata ito ni Bill Gates eh. So siguro pinagalitan siya ni Bill Gates, sabi niya, walang yaka, ba't mo sinasabing na hindi kailangan yung mask? Yun na ang objective natin, para takutin yung buong mundo, kailangan magmamask ang tao. Parang ganun siguro sinabi ni Bill Gates. Di, bumalik ko, sabi ni Fauci, ay, Mr. President, we have to mandate the mask. So, nag-flip-flop ang gago. Di, walang magagawa si President Trump. Di, siyempre, kaya doon ngayon. Kasi ang mask is a sign of fear. Kaya pati, hindi lang Amerika ang tinakot nila, buong mundo na. Kasi nga, pag tinakot mo ang buong mundo, captured mo na ngayon yung market mo sa vaccine. Kasi alam nila na by December, gagawa ang big pharma ng vaccine. Kasi itong mga big pharma, ano ito eh? Nilalaro lang talaga nila itong buhay ng mga tao. Kasi sinasadya nila yan na after 5 years to 10 years bago sila lalabas ng vaccine. Kasi nga, wala silang agenda pa eh. Kung wala silang agenda, i-delay nila yung paggawa ng vaccine para at least lang mararamdaman ng tao yung virus, na talagang matindi ang virus, ano? Maraming namamatay, ganito. Pero hindi nila dinideclare na pandemic. Katulad ng flu. Diba? So, ngayon, nung naglabas na sila ng flu vaccine, di siyempre yung tao, kakagat na. Kasi marami talagang namamatay sa flu eh. O ngayon, may vaccine available. O di siyempre, sinong kumikita doon? This, mga big pharma yung gumagawa ng vaccine. Eh ngayon, may hidden agenda sila. Dalawa ang objective nila. One is kumita, hindi lang dito sa Amerika, kundi sa buong mundo. Kasi ang takot, ang ginawa nilang panakot, hindi lang dito sa Amerika, kundi sa buong mundo. Kaya pinapaano nila yung tao na mag-wear ng mask. Kasi simbolo yan. Kasi ang mask is a symbol of fear. Di ba? So, natakot talaga ang tao dahil sa ginawa nila. So ngayon, di, sabi ni Fauci na magmask nga. Di, nagmamask nga tayo hanggang ngayon, nagmamask pa rin tayo, di ba? Kasi ang objective nga nila, mapatanggal nila si Trump. Kaya ang takot nila, sinabihan nila yung mga botante, kasi nung time na yun nga, November ang eleksyon eh, 2020. Di, sabi ni Fauci na hindi pwede, Mr. President, na buboto ang tao in person, kasi deadly nga ito, sabi ni Fauci.
kailangan i-mail in ballots natin lahat ng balota para hindi delikado ang buhay ng mga tao. So ngayon, wala magagawa si President Trump. Sabi ni President Trump, ang problema kasi dyan sa mail-in ballots, dyan tayo madadaya, sabi ni President Trump. Pero wala siya nagagawa kasi yun nga, hawak nga ng Democrat yung lahat. Hawak nila, hawak Deep State, hawak FBI, hawak DOJ, hawak media, lahat hawak nila. Di ngayon, di walang nagagawa si President Trump. So, nung nangyari nga na kasi nakita nila nga na kung i-allow nga nila yung pagboto in person, makikita ngayon ng tao na pila-pila ang tao sa butuhan. So, pag pumipila ang tao sa butuhan, alam naman ng mga tao na butante ni Trump yun, hindi butante ni Biden. Kasi paano si Biden makakuha ng ganun kadaming tao, sa campaign pa lang, nandun siya nagtatago sa ilalim ng basement. Tapos kung lumabas man siya, gumagawa siya ng mga bilog-bilog na hindi pa nga niya mapuno yung mga bilog na yun na sinasabi nila. O, inuutusan pa nga niya yung mga reporter na, oh yan, bakante, dyan ka. Parang ganun. Hindi nga makapuno ng isang classroom eh. So, paano mo ngayon makumbinsi ang tao na siya ang nananalo kung nakikita ng tao na during sa election pila-pila ang tao sa pagboto. So hindi pwedeng ma-claim ni Biden na kanya yung tao na yon. 'Di ba? Kaya tinakot nila na wag nang pabutuhin ang tao in person. Instead, email in na lang nila yung balota dahil nga delikado nga yung COVID-19, dahil deadly nga ang COVID-19. So ganun nga ang nangyari. Napatumba talaga nila si Trump. Hindi na re-elect si Trump. Oh, 'di ba? So, ngayon tuwan-tuwa sila kasi nung nakaupo si Biden nung November, oh, dahil si Biden na ang ang nanalo, na-declare na nanalo sa November election. Alam nila na pag nakaupo si Biden, may available na agad na vaccine. O, di ba mabango si Biden sa tao kasi may vaccine na kaagad, 'di ba? Ang galing talaga ng ano nila, strategy nila sa pandaraya. Ngayon sabi ni Trump, hindi naman ako natalo. Nananalo ako. Ninanakaw lang ninyo yung boto ko. Parang ganon. Eh siyempre, itong mga media na mga bayaran, yung mga ano lahat, yung mga binabalita nila lahat, kung anong sinasabi ni President Trump, kinokontra ng media na walang katotohanan, wala siyang ebidensya, na mayroong dayaan sa election. Mga ganon ba? Eh wala kang magagawa, eh hawak nila lahat eh. Di ngayon, di siyempre, walang nagagawa si Trump. Si Biden ang nakaupo ngayon, siya ang dineclare na winner eh. So nung mag-inauguration na, January 6,